mga kwento ni Felmo. Magandang araw po sa inyo, Sir Seth. At syempre, sa mga giliw nyo na tagapakinig. Ako po ulit ito, si Che. Bali sa mga hindi nakakaalam ay may mga kwento na akong pinadala dati pa kay Sir Seth na naisasama niya po sa mga compilations niya. Para mas mabilis, meron po akong sixth sense at madalas ay nau-open ito kapag pagod ako. Tulog ang katawan pero gising ang diwa. Sa madaling salita, kapag nagsisleep paralysis ako o nag-a-astral project. So bali ito. Last week ng Disyembre, taong 2019, dumating ako dito sa may Taiwan bilang isang caregiver. Ang alaga ko ay isang 80 years old na bedridden na matanda na tawagin na lamang natin siyang Ama. Hindi ko lang sigurado mga kagiliw kung tama ako ng pagkakapronounce pero ayon dito kay Che ay Chinese word po yun sa lola sa mother side. Unang kita ko pa lang kay Ama ay awang-awa ako sa kalagayan niya na mas gusto ko na lamang na, alam mo na, pahingahin siya. Kumbaga naghihirap na talaga siya noon. Unang gabi ko pa lamang sa bahay, hindi ako makatulog dahil may mga naririnig akong palakad-lakad sa gilid ng higaan. Lalo na kapag makakatulog na ako. Sa loob-loob ko, sige, magpakita na kayo. Ang ganda ng pa-welcome nyo. Kumbaga, kung meron mang nagpaparamdam doon. Hanggang sa ayon nga, Sir Seth. Bagsak ang katawan ko pero gising ang diwa ko noon. Nang meron akong maulinagang isang matandang lalaking nakapamewang sa may paanan ko. Nagsasabi-sabi ito na para bang naghahabilin na. Hindi ko maintindihan dahil Chinese ito at mabilis magsalita pero alam kong mga habilin yon. At alam ko din na nananaginip ako ng mga oras na yon. Pagkadilat na pagkadilat ko, may naaninag akong nakaupo sa paanan ng higaan ko. Isa itong anino, kasing patpati ng matandang nasa panaginip ko kanina. Pagtayo nun, bigla na lamang din itong nawala na parabang nilipad na lamang ng hangin ang buong kaanyuan niya. Inisip ko na lamang na baka asawa ni Ama yon. Pangalawang gabi ko, halos mag-aalas 6 pa lamang ay may umaalingasaw na mabaho. Pasintabi po sa mga kumakain pero pinaghalong bulok at lansa ang amoy. As in tinakpan ko talaga yung ilong ko noon dahil talagang nakakasuka siya. Ang nakakainis pa ay parang ako lamang yung nakakaamoy noon. Kasi yung Indonesian na kasama ko na kapalitan ko, wala daw siyang naaamoy na kahit na anong hindi maganda. Nung gabi ding yon, napanaginipan ko namang nakaupo si Ama sa kanyang higaan at nagsisisigaw sa salitang Latin na ibig sabihin ay masama daw ang ugali namin ng Indonesian. Ang napansin ko doon, naglalaway siya habang nagsisisigaw. Buti na lamang at nagising na ako, Sir Seth. Nakakatakot talaga yung itsura niya noon. Malinaw ko lamang na bedridden na siya, Sir Seth, ha? Kaya walang kahit na anong paraan para tumayo pa siya doon. Kinabukasan, parehong oras, ganun ulit. May mabaho pero wala pa rin naaamoy yung Indonesian na ito. Napanaginipan ko ulit si Ama. Ngayon naman, nakalaylay na yung binti niya na parabang bababa sa higaan. Siyempre nagising ako ulit noon. Mag-alas 4 na noon ng madaling araw at naisip ko buti na lamang at hindi nagsisisigaw ako. Kagaya ng panaginip ko noong nakaraang gabi. Unang linggo ng Enero, taong 2020. Umalis na yung kasalitan kong Indonesian noon. Dito, mas lumala ang mga panaginip ko kay Ama. Andiyang nakababa na siya sa higaan at nakadapa sa sahig. Saka ako magigising noon. Nagigising ako gawa ng yung talagang pagkakabagsak niya lumalagapak talaga siya sa sahig noon. Tapos saka ako maditilat
At kapag tinitingnan ko naman siya ay tahimik naman siyang nakahiga doon sa higaan niya. Himbing na himbing po yung tulog niya noon. Medyo nakakainis at nakakabahala noon gawa ng bakit laging ganon. Paiba-iba man yung posisyon ng panaginip ko pero laging si Ama. Laging masama. At para bang may hindi siya magandang gagawin sa akin noon. Takang-taka talaga ako kung bakit ganon. Hanggang sa may isang gabing, bigla na lamang akong bumangon at wala na si Ama sa higaan ko. Alam ko na nananaginip na naman ako pero walang ano-ano ay nagulat ako nang bigla na lamang akong hinila ni Ama. Yung mga paa ko, hinawakan niya talaga na galing siya sa ilalim ng higaan ko. Pagkahila niya sa akin, kinagat niya yung balakang ko, Sir Seth. Halos mabingi ako sa sarili kong sigaw noon. Bumukas ang pintuan at pumasok yung dalawang anak na lalaki ni Ama at nagising na ako noon. Ang sumunod na panaginip ko ay talaga namang nakapagpaduda sa akin sa kung ano ba talaga yung katauhan ni Ama. Paano ba naman gumagapang ito papunta sa higaan ko? Siyempre bumangon ako noon at pilit ko siyang itinatayo at isampang muli sa may higaan. Pero bigla na lamang niyang kinagat yung mukha ko na halos humiwalay na yung kaliwang parte ng mukha ko. Ramdam na ramdam ko yung napakasakit na kagat na yon. Pero palahaw pa rin akong nagsisisigaw at gaya ng dati ay bumukas ulit ang pinto at yung tatlong anak ng lalaki ni Ama ang pumasok sa kwarto namin noon. Ito ang nakapagtataka doon, Sir Seth. Ako na ngayon medyo nambulabog at maingay noon. Pero humingi pa ng dispensa ang mga ito sa ginawa ng nanay nila. Magmula noon, minsan sa isang linggo, nagbubudbud ako ng asin sa apat na sulok ng kwarto namin, lalo na sa apat na poste ng higaan ko. Itinanim ko rin sa isip ko na siguro ay kailangan ko lang talagang alaga ang mabuti si Ama para hindi niya ako ginugulo sa panaginip. Bali dito medyo nabawas-bawasan yung masamang panaginip ko tungkol kay Ama. Pero Sir Seth, may mga kasunod pa akong panaginip na hindi ko din talaga maintindihan noon. Bali sa tagal ko na noon ay medyo nakakaramdam na ako ng homesick. Parang isang kahungkangan o emptiness na talagang napakasakit noon. Makaka-relate yung mga kapwa ko OFW sa mga ganitong pakiramdam. Kaya naman sa sobrang miss ko sa pamilya ko noon at desperadong mayakap ang mga mahal ko sa buhay, nagpilit akong mag-astral project. Nag-download din ako ng mga meditation music para makondisyon ang kamalayan ko noon. Mga tatlong beses akong nakakalabas sa katawan ko pero hinihigop ako ng katawan ko pabalik. Nakakapagod yung mga ganong klaseng gawain, Sir Seth. Alam na mga nag-astral project yan. Kaya ang ginawa ko ay inaliw ko na lamang ang sarili ko sa mga video call at syempre pag-share ng mga litrato. May isang pagkakataon noon na nagawa kong mag-astral project. Ito naman ay hindi ko talaga sinasadya pero tuwang-tuwa ako kasi hindi na ako hinihigop ng katawan ko pabalik kaagad. Pero nung papalayo na ako sa katawan ko, Sir Seth, meron akong narinig na boses. Halika, sumama ka muna kay Ninong. Mamasyal tayo. Alam niyo ba kung sino yon? Ito yung isa sa mga panaginip ko na naibahagi ko na sa inyo dati. Makagiliw kung hindi ako nagkakamali ay ito yung kwentong alas tres ata ni Ma'am Che. Hindi ko na talaga maalala gawa ng siguro mga ilang taon na yun ay magdadalawang taon na ata. So bali ayon. Ang nilalang na nakita ko noong mga oras na yon ay yung nilalang na ibinahagi ko na rin kay Sir Seth noong mga unang bahagi ng mga karanasan ko. Yun ay walang iba, kundi ang taong kambing na palaging merong ino-offer sa akin. Ilang taon na ang nakalipas noon. Alam niyo naman siguro diba na dapat ay hindi tayo nakikipag-deal sa mga ganong klaseng nilalang. Walang pinag-iba. Ganun pa rin ang itsura niya, nakakatakot. Mas lumaki at kahit sino siguro ang makakakita ay masisindak sa angking kademonyohan niya.
Nakatitig ito sa akin, nakangisi, at lalo akong nakaramdam ng pagkapanghina noon. Paatras naman ako ng paatras, pabalik ng higaan, at nang mahawakan ko yung paa kong natutulog noon, saka ako nagising. Nanlalamig na medyo naninigas ang buong katawan ko hanggang sa pangako. Yung parang medyo nanginginig yung katawan ko na hindi ko maigalaw, ganon. Ang nakapagtataka, naka-comforter pa ako noon. Nang paunti na akong nakakagalaw ay nilingon ko ang orasan. Pasado 2:00 ng madaling araw noon. At dahil sa karanasan kong ito, nagsimula akong magpadala ng mga karanasan ko dito sa channel mo, Sir Seth. Talagang ipinagpasalamat ko yon dahil sa matyaga mong pagbabasa ng mga karanasan ko. Hindi mo lamang alam kung paano ako napapakalma ng pagkikwento mo. Salamat, Ma'am Che. Nahirapan akong mag-alaga kay Ama noon dahil napupuyat ako sa kanya. Kailangan kasi mula ng gabi ng mga 10:30 hanggang mag-uumaga ay kailangan po talagang isaksyon yung bawat pag-ubo niya para hindi madikit yung kung anong plema doon. Para hindi siya ma-aspirate o hindi siya mahirapang huminga. 3 times to 4 times, minsan 8 beses sa loob lamang ng 10:30 ng gabi hanggang mag-5 ng madaling araw. Kaya naman pagod na pagod ako at puyat noon. Sinukuan ko na rin ang pag-a-astral project noon. Kasi baka mamaya, yung demonyo pa na yun yung makita ko ulit. Okay naman yung trato ng mga anak ni Ama sa akin. Maliban po sa silahis na anak ni Ama noon. Napaka-perfectionist nito, Sir Seth, as in, ultimong mga kapatid nito, pinapagalitan siya dahil lagi niya akong sinisigawan pag may hindi siya nagugustuhan o hindi perfect yung pagkakaalaga ko kay Ama. Tao lang ako, Sir Seth, kaya nga matagal ko nang pinag-iisipan kung ibabahagi ko ba ito. Dahil talaga sa puntong ito ay umabot na ako sa sukdulan ng pag-intindi sa kaartihan ng anak ni Ama. Hindi ko talaga mag-gets kung bakit sa kanilang 5 na magkakapatid, siya yung pinakamasungit at grabe trumato sa akin na parabang wala akong ginawang matino sa pag-aalaga kay Ama. Inisip ko siguro kaya hindi pa siya nakakapag-out ng sexualidad niya kaya siya ganon. Pasintabi po. Kaya naman, doon ay nagsimula na rin akong saktan si Ama. Opo, tama po kayo. Nakakahiyaman ay nagawa kong saktan ang alaga ko. Nandyan yung pinipiga ko yung pisngi niya tuwing magtutoothbrush siya umaga. Madalas yon lalo na kapag pinapagalitan ako ng anak niyang ewan. Mga 2 buwan na ganito. Hanggang sa end of January, hanggang sa unang linggo ng Marso noon. Naiya na lamang din ako sa sarili ko at tinigil ko na unti-unti kasi bedridden na nga, ginaganyan ko pa, diba? At saka walang excuse doon, Sir Seth. Mali ako. Maling-mali. Baka may mag-iisip na kaya ako nagkakaroon ng masamang panaginip ay dahil doon. Malinaw ko lamang po na yung mga panaginip ko na halos sunod-sunod ay yung unang linggo hanggang 3rd linggo ko na bagong-bago pa ako nito. Yung hindi pa ako nananakit talaga. Nagawa ko lang naman yun kasi nung magsimula nang magsungit sa akin itong anak niya. Pero nung mga panahon na yun ay medyo madalang na lamang yung pagpaparamdam o panaginip ko ng hindi maganda, partikular na kung may koneksyon kay Ama. Sana malinaw. Napag-aralan ko na deadmahin lahat ng patutsada ng anak ni Ama noon. Natawagin na lamang natin siyang Pekto. Short for Perpekto. Dahil nga, Sir Seth, maglilimang taon nang bedridden si Ama. Lalo itong nagiging malala. Lagi po akong binubungangaan ni Pekto. Pinagbibintangan pa ako na kung ano yung pinapainom ko daw ba ng gamot sa kanya dito sa alaga ko. Grabe, Sir Seth, sa maghapon, pag medication ni Ama, pupunta sa kwarto namin itong si Pekto. Ang pinakaayaw ko ay 3 beses din itong pumapasok sa 10 oras ng gabi sa kwarto namin. Nag-check kung bumabangon ba ako pag inuubos si Ama at nagsasaksyon. Napakaswerte ko na lamang kung 1 beses o 2 beses sa 1 buwan, may 5 o 6 na oras akong diretsyong tulog noon. Awang-awa ako sa sarili ko, wala din akong off. Wala akong maayos na pahinga. Minsan pag nagre-request ako ng day off, ewan ko ba, hindi po matuloy-tuloy.
May 2020, na-ospital si Ama, UTI. Grabe na naman yung bunganga sa akin epekto. Yung araw kasi na off ko sana at pupuntahan ko ang pinsan ko sa May Taipei, may grabing aksidenteng karambola ng bus noon, truck tapos kotse. At malapit ito sa lugar ng pinsan ko. Mamaya, ibabahagi ko kung ano yung relate nito kay Ama noon. Kung kailan naman sinukuan ko na yung pag-a-astral, Sir Seth, tsaka naman madalas akong lumalabas sa katawan ko. Siguro dahil pagod na pagod ako at ang nakakainis ay hindi ko talaga makontrol yon. Kadalasan pa kapag nangyayari to, para akong nasa tawiran at yung daang sementeryo kung saan nilibing ang lola ko, hinihigop ako papunta doon. Nagigising ako dahil iniihit ng ubo si Ama noon. Minsan naman, binabangungot ako na nasa isang maliwanag na lugar ako. As in wala akong makita kundi puti lamang at naisip ko, mamaya lang magigising na rin ako pero napakatagal na. Natatagalan na ako at nandun na nandun pa rin ako sa lugar na yon. Halos mabulag na nga ako sa sobrang liwanag. At ganun ulit, Sir Seth. Sa tuwing uubo si Ama ay para bang bigla na lamang o automatic na nahihigop ako pabalik sa katawan ko. Nagigising ako. Tapos ayon, hindi ko magalaw ang buong katawan ko, mga mata lang. Kahit na halos mabulunan sa sariling plema si Ama noon, base sa pag-ubo niya ay hindi ko magawang makatayo. Parang nakikita ko lamang yung paligid. Nakita ko pa nga noon si Pekto na pumasok sa kwarto at sinaksyon si Ama. E din nung sumunod na araw, pinungangaan ako. Tamad daw ako at walang malasakit kay Ama. Sayang lang umano yung pinapasweldo. Kung alam lamang ni Pekto ang talagang nangyayari noon. Hanggang sa parang ayoko na talaga. Halos hindi na nga ako makatulog kaya napagdesisyonan ko nang magpalipat ng employer. Pero halos hindi naman ako pansinin ng mga broker ko noon. Masama man ay kinakausap ko si Ama na kapag nakita niya ng asawa niya, magulang o kapatid niya ay sumama na siya noon. Feeling ko, Sir Seth, kasi mauuna pa akong mamatay kay Ama noon. Nagrereklamo na yung katawang lupa ako dahil sa kakulangan ng tulog. Nagsisimula na rin akong kabahan kasi sa sobrang low blood ko ay madalas akong mahilo noon. Minsan pakiramdam ko lumilindol pa. May mga naririnig na akong mga tunog, tumatawag sa pangalan ko, at madalas ay may nakikita akong nakatayong itim na malaking nilalang sa pinto ng kwarto namin. Salamin kasi na sliding door yung pintuan sa kwarto na yon. Natakot ako para sa sarili ko kasi pakiramdam ko nababaliw na ako sa kakulangan ng tulog. August 2020, ito yung wala akong lucky night makatulog man lang. Kahit na 5 o 6 na oras kahit isang gabi, walang wala po talaga noon. Nanlalalim na yung mga mata ko kasi 3 oras lamang ng tulog ang kaya ko. Kaya ginagawan ko talaga ng paraan, Sir, kapag walang pinapagawa sa akin, iidip ako kahit 20 o 30 minutes lang. Meron na rin akong naririnig na kumakamot sa bintana noon. May mga panghina amoy na ako lamang ang nakakaamoy. Meron pang tumatakbong isang dangkal lang na kung ano sa ilalim ng sofa o di kaya ay sa ilalim ng higaan. Umiiyak ako palagi habang nagdarasal na sana naman makatulog ako at tulungan ako sa sitwasyon ko at huwag hayaang matuluyan ako noon. Naumay na ako sa mga tunog na paulit-ulit, kumbaga mind over matter. Lahat nasa utak ko lang, nasa isip ko lang. Yan ang lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Gustong gusto ko na rin magpa-doktor noon, sa psych doctor. Pero naisip ko kung paano ko ma-express yung sarili ko kung hindi ganun kabiyasa ang pag-Chinese ko. At kagaya ng kultura natin sa Pinas, medyo stigma na din dito sa Taiwan na baliw ka nang talaga kapag nagpa-check up ka sa psych. Nakakalungkot. Kaya naman, dinedma ko, tinanim ko sa isip ko na kayang-kaya ko yon. Kumbaga yung mga matitibay lamang yung binibigyan at nilalagay sa ganung pagsubok. Bumili ako ng stress tab, ferrous sulfate at dark chocolate at iba-ibang mani, pambawi man lamang sa napapanat kong utak. At syempre, Sir, napakalaking tulong sa akin ng YouTube Philippine Horror Channel, lalo ka na. Halos ubusin ko na lahat ng kwento at i-follow lahat ng horror channels, international man o local.
Siyempre hindi pa ito doon natatapos. Merong pagkakataon na may naririnig akong nanghuhukay sa ilalim ng higaan ko. As in tunog na mabatong lupa na pinapala. Sunod-sunod na gabi yon. Siyempre diba nakakondisyon na sa isip ko na wala lang yon. Pero may pagkakataong nakikita ko yung sarili kong nakatayo sa isang butas na kasing laki ng imbornal lang. Tapos ay may maliit na taong parang unano o kung anuman pero nakakatakot yung mukha gawa ng kulubot ito. Parang napakatanda. May iniaabot itong isang lata, Sir Seth. Parang rose gold yung kulay. Rectangle na may lamang parang likidong ginto at alam kong parang ice cream yon. Umuusok pa sa lamig at mabango din. Hindi bumubuka ang bibig niya pero nakangiti ito at parang nag-aantay na kainin ko ang binigay niyang sorbetes. Gawa ng sanay na ako sa ganong sitwasyon at alam na alam ko na merong mali talaga kapag nag-a-astral project ako. Umiling ako at tumalikod sa kanya. At ang sumunod na nangyari ay hindi ko inaasahan noon. Nagising ako dahil may umahon sa kaliwang bahagi ng unan ko. Pumaling ang ulo ko pa kanan at umayos pa ako, Sir Seth, na ilapat maigi ang ulo ko sa unan. May bigla na lamang sumakal sa akin. Wala akong nakikita pero napakabigat ng dibdib ko at napakasakit ng sakal na yon. Hindi ako makagalaw dahil hindi na ako makahinga. Maliit na dalawang kamay din ang nakadiin na yon. Nasabi ko na lamang na Diyos ko, mamamatay na ba ako? Napaka makapangyarihan talaga ng Panginoon kasi naisip ko lamang yon, lumuwag na bigla ang pagkakasakal sa akin. Naiyak ako sa pagpapasalamat noon. Pinipilit kong magdasal bago matulog. Yung tipong sigurado na natapos ko ang dasal ko bago ako makapikit noon. Natapos ang 2020 na napatibay ang pananalig ko sa may kapal at pagiging positibo ko sa buhay. Isa sa mga hinihiling ko noon na sana kung malagutan man ng hininga si Ama ay hindi ako ang kasama niya. 2021, malakas ang pakiramdam ko na huling taon na yon ng inaalagaan ko. Napakalaking pampalubag loob din na napanaginipan ko ang lola ko na nagsabing, alagaan ko umano si Ama, gawa ng kawawa ito. March 2021, bawat linggo na lamang, pinapa-check up si Ama at hindi namin magets bakit high blood siya tuwing umaga. April 2, same na taon, off ko dapat yung gawa ng Biyernes Santo. Pero sa ikatlong linggo pa lamang na Marso ay na-confine po si Ama noon. Lahat ng doktor na nagra-rounds ay umiiling kapag si Ama ang binibisita. Abot hingi ako ng dispensa kay Eclair. Barkada ko na kasama ko dapat nagagala ng April 2 noon. Kasi hindi ako sigurado kung kailan kami lalabas ng ospital. Hanggang sa iyon nga, April 2, nasa ospital pa rin kami nang mabalitaan namin na merong isang malagim na pangyayari o isang aksidenteng hindi kaaya-ayang nangyari noon. Merong tinatawag na train crash noon. Pwede niyo po itong i-Google. Ito yung sinasabi ko kanina, Sir Seth, na para bang kahit na bedridden si Ama, para bang nililigtas niya ako sa kung anumang klaseng sakuna noon. Dahil yung tren na yon, malapit ito sa pupuntahan namin. At dapat kung natuloy kami nitong kaibigan ko, ako yung nagpilit na by train dapat kaming sasakay para mabilis kaming makarating kesa sa bus. Naalala ko din noong nakaraang taon gaya ng naikwento ko kanina, ganitong ganito din malapit ang disgrasya sa paroroonan ko. At matutuloy na sana ang off ko pero na-ospital nga itong si Ama. Isama niyo pa yung mga pambihirang pagkakataon na bawat bangungot ko tsaka iniihit ng ubo itong si Ama. Na siyang rason kung bakit ako nagigising, di ba? Pwede niyong sabihin nagkataon lang pero para sa akin ay kahit na ganon, mabait itong si Ama. At sa tagal na rin siguro niyang lantang gulay ay malamang bihasa na ito sa pag-astral project. O talagang nakikita niya sa pamamagitan ng astral na katawan niya yung kung ano yung pinagdadaanan ko. Gaya ng sabi ko ay ayokong malagutan si Ama na ako lamang ang kasama dahil baka mamaya pagbintangan pa ako lalo na ni Pekto. Alam mo na, lagi ko itong binabanggit at pinagdadasal.
na malakas ang kutob ko na kahit na walang kamalay-malay itong si Ama ay naririnig niya ako. Uuwi na daw kami noon, sabi ng doktor. Pagkatapos ng 3 araw kapag okay na yung mga organs ni Ama. Sa pagkakataon na yon, habang hinihintay namin yung mga araw, kagaya ng sabi ko na yung mga kung anong mga kababalagan ay nararanasan ko kapag meron akong sleep paralysis o astral projection. Ito na naman. Tulog ang katawan ko at gising yung diwa ko. Nang may nakita akong nakaputing uniforme na nurse na napakalaking babae. Hinahaplos nito ang ulo ni Ama na habang si Ama naman ay humahalinghing na umiiyak. Okay lang sana Sir Seth, pero ang uniforme ng mga nurse sa ospital na ito ay medyo light violet at merong jacket na dark violet noon. Nakakasigurado akong walang kung sino mang nurse ang nakaputi doon. At ang isa pa kasi, hindi naman siguro lalaki ang isang normal na tao na halos abot na yung batok sa kisame sa pagyuko, diba? Inuubo si Ama noon. Pinilit kong bumangon at aasikasuhin na siya noon, pero yung babaeng ito, biglang lumingon sa akin at isinenyas ang kamay sa akin na parabang, "Huwag ka nang babangon, ako na." Sinaksyon niya si Ama noon at pagkatapos ay kitang-kita ko din yung pagtayo niya, paghawi ng babae sa kortinang partition. At napansin ko na yung flooring ng tiles, parang bang yung refleksyon niya doon lumiliwanag. Pagkatapos noon ay doon na rin po nagsimulang manasin si Ama. At sa unang pagkakataon, nirelibuhan ako ni Pekto sa ospital para magbantay. Halos 1 linggong ganon. Ako sa araw at sa gabi naman si Pekto. Hanggang 1 araw ay halos sunod-sunod na ang mga anak ni Ama na nagsidatingan at may pinapirmahan ng mga doktor sa kanila noon. Alam kong malapit na si Ama noon. 3rd gabi, ka-video call ko yung mama ko noon. Nasa bahay ako, Sir Seth. Mag-isa sa kwarto ko. Nakakawindang nang sabihin ni mama sa akin na, "Anak, asikasuhin mo yung munang alaga mo. Inuubo eh. Baka mapagalitan ka pa ulit." Siyempre magtataka ka nun, di ba? Sabi ko nga, "Ma, mag-isa lamang ako dito sa kwarto. Nasa ospital pa yung binabantayan ko." Medyo kinabahan nga ako nun gawa ng, siyempre akala ko baka pumanaw na si Ama. Kasi nga nagparamdam, di ba? Pero hindi pa. Pero napag-alaman ko kay Pekto na sa linggong yon ay uuwi na rin kami. Na para bang sigurado siya sa linggo na malalagutan na ng hininga si Ama. Bale, Biyernes niya po sinabi yon. Sabado, mag-apo na alos hindi kami maubusan ng bisita. At madaling araw ng Linggo, mag-aalas 2 na tinawag na ako ni Pekto. Pinabanyusan na sa akin si Ama. May espesyal na daon yung tubig at biniisan namin siya ng magarang damit, bagong medyas at bagong sapatos. Naghihingalo namin siyang inuuwi sa bahay noon. Dininig ng Panginoon ang hiling ko na huwag malagutan ng hininga si Ama na ako lamang ang kasama, dahil sa kultura po ng mga Taiwanese, kailangang sa bahay malagutan ng hininga ang isang katawan. Nakakapangilabot. Nakahiga sa salas sa lamesa si Ama habang kaming lahat ay nakaluhod na nakapalibot sa kanya. Inaantay na lamang na malagutan siya ng hininga. Pero hindi pa rin. Pinatulog na ako ng mga mag-5 na madaling araw. Buhay na buhay pa rin po siya. Parang hindi naman ako natulog dahil may maliit na bubuyog sa kwarto na maingay noon. Tatahimik tapos iingay. Tapos bubuyog pa, di ba? Madaling araw at kung paano nakapasok, at madaling araw pa talaga yon. 9 a.m. Naghihingalo pa rin siya. Ang panganay na anak ni Ama natulog din sa kwarto namin. Ang bubuyog andun pa rin, pero napansin kong nakafocus ito sa ulunan niya. At hindi man lamang siya nagigising kahit na napakaingay nito. Sa dami ng napakinggan kong kwentong kaaswangan, naisip ko siguro naman itong panganay papasukan ng bubuyog. Nakampante ako at nakatulog din. Mga bandang 1:00 ng hapon, nakalagay na po si Ama sa mortuary freezer. Mag-alas 6 ng gabi, may 2 malaking buitre na lumipad noon. Kahit ang migration, dapat ay October pa, hindi Abril.
Ang napansin ko pa, may dalawang Martinez na nakatambay sa kable ng kuryente sa harap mismo ng bahay tuwing hapon pasado alas 5. Martinez na kasing laki ng pato noon. Sa mga hindi nakakaalam kung anong klase ito ay isearch nyo na lamang po sa Google. Salamat. Dumalaw ang kuya ni Ama. Opo, kuya niya. Meron pa siyang kuya kahit na gano'n na yung edad niya, 80. Tuwid na tuwid ang likod. Napakatangkad na lampas anim na talampakan nito, sir. Napakaputi pa. Ewan ko ba kung bakit natatakot ako sa itsura niya. Normal naman siyang kumilos. Yung puti niya na kasi literal na kasing puti. Hindi normal tingnan. Buti na lamang at umalis din sila noon. Ang pinakahuling gabi ko sa bahay na ito, naalimpungatan ako. Nakarinig ako ng pag-ubo. Pamilyar na pag-ubo yun, Sir Seth. At langit-ngit ng higaan ni Ama kahit na wala nang nakahiga doon at wala na siya. Napangiti na lamang ako at natulog ulit. Hindi na ako naka-attend ng libing dahil isang buwan ng burol. Lumipat na po ako ng employer noon. Sa susunod ko naman ikikwento yung mga karanasan ko dito. Pasensya na, Sir Seth, kung medyo emotional. Madaming detalye at syempre, bahala ka na kung paano mo ito ayusin. Salamat at sana walang mambas sa akin. Madagdag ko lamang, Sir Seth, kaya mas gusto ko mag-rest in peace si Ama nung unang pagkakita ko pa lamang sa kanya dahil 5 major operation ayon sa peklat niya at totally bedridden na po without the ability to talk talaga ito. Ay na, Sir, sana ay hindi magbago ang pagtingin mo sa akin. Maraming salamat po. Hi, Monday na naman sa Lunes. Hindi, joke lang. Happy Sunday po mga kagiliw. Maraming salamat po sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Kung gusto magpa-shoutout, nandyan lang po palagi sa description ng bawat story natin. Yung email, Facebook page, Instagram. Nandyan na po. Check nyo po yung description ng stories natin. Kung saan kayo mas convenient, doon nyo po ako i-reach out. Okay? So, ngayon yung mga shoutout request natin is yung mga nag-message pa lamang sa atin. Sa mga, syempre, pinakamamahal ko ng mga members, bukas ulit tayo. Okay? Check natin yung bukas. Ayun. Shoutout! Happy birthday! Maraming nag-birthday ngayon. Anne Lorraine Caparos. Happy birthday sa'yo, ma'am. Anne Lorraine Caparos. Yun. Sabihin ko ba kung nino galing? Pero yun nga, kakilala ko kasi yung nagpapabate. As in, close friend ko. Happy birthday po. Next is, hi Sir Seth. Pabati lamang kay Charlene Dale. Birthday niya bukas. Happy birthday. Happy birthday, Besh. Ingat ka palagi at alagaan mo yung health mo. Miss ka na daw ni Ma'am Anne. Yan lang. Thank you po. From Jessica May Lopez. Good evening po, sir. Pa-request lang po ulit, papabati or shoutout yung kapatid ko na si Jana Lopez. 9th birthday po niya kasi bukas, December 12. Ngayon yan. Salamat po, Sir Seth. God bless you po at sa inyong YouTube channel. Stress liver po ang stories at ang napakagandang boses niya. Thank you, Ma'am Jessica. Next is from Matthew Z. Sir, pa-shoutout po kami ng nagabi-gabing naikinig at hindi nagsasawang umabang ng mga bagong upload at sa boses mo. Charing! This is kay Z and Jehan, Cindy, Ken, and Hannah from Cotabato City. Salamat po sa inyo. Sir, pwede po bang magpa-shoutout? Nakalimutan ko kasing ipa-shoutout si Papa. Magpapa-shoutout lang po ako kay Papa na walang sawang naikinig sa iyo hanggang umaga, hanggang gumabi ang kanyang pakikinig. Hindi mo sinabi yung pangalan ng Papa mo, pero sa Papa po ni Ryza Maysay at hello po sa inyo. Next is from Phil Amtupa. Sir, salamat sa mga ng kwento, listening while working po. Paki-shoutout sa next video. Kasama po yung mahal na mahal kong live-in partner na si Grapes Evangelista. Si Grapes. Hello, Grapes! Wow, Grapes! Hindi, joke lang. Alam niyo yun, yung joke na yun. Grapes Evangelista. Thank you in advance. God bless. Corny ko na naman. Sir Phila, maraming salamat. From Legendabel Mia Santander Biana. Pa-shoutout po. Birthday ko po bukas. Ngayon yan. Happy birthday. Ma'am Legendabel, happy birthday. Salamat po sa suporta. From Josel Darapieza. Sir, magandang araw. Pa-shoutout po sa next upload nyo. Pa-shoutout po sa mga pinsan ko na sina
John Lee, Janon at Alvin na nakikinig rin ng mga horror story na ninanarate nyo pati na rin po sa kapatid ko na si Argel at sa boyfriend ko na si Patrick Maningas. Thank you Sir Seth, more power po and God bless. Thank you po sa inyo. Kay Shaira Anna Morla. Hello sir, avid listener po ang Morla family from Caloocan. Pag-greet naman po ng happy 5th birthday kay Krista Andrea Rivano, Morla, December 14. Hilig na hilig niya po ang paikinig sa inyo. Thank you po and more power sa channel niyo. God bless. Jessa Pulet, shout out kay Jessa Pulet. Yun yung name niya. Shout out po sa iyo. Kay Jaisel Joy Chiyo Haina, shout out din sa iyo. Kay Romeo Patol, sir pa shout out. Makol yung aso ko. Koko. Sir, pa-shoutout naman po sa next upload nyo. Avid listener nyo po ako. Always nakikinig ng kwento nyo habang nagtatrabaho sa madaling araw hanggang sa pagdulog. Thank you po, Romeo Patol Jr. po ng Kamsur. Thank you, sir. More power sa channel nyo. Next, sir, pa-shoutout po kay Lynn, kay Tiles Sunga from Yasi Sunga. Inuumaga ka kapakinig yon. Matulog-tulog din. Next is from Roart Alansagay. Sir, pwede po magpa-shoutout sa next story mo. Salamat. Sana po ay ma-shoutout nyo kami ng misis ko na laging nakikinig sa inyo, Sherlene Alonsagay, sa baby namin na si Ellie, sa makulit na si Ikay at kay Sean, na Shawnee ba or Sean, na miss ko na. Salamat po, more power sa iyo. Sir, salamat Sir Roart. Sir, pabati naman po ako sa channel nyo, Yan Mercado ng Dubai. Hello po sa inyo from Calixto Azores. Sir, lagi kami nakikinig sa iyo gabi-gabi, pa shoutout po sa mga lagi kong kasamang magpuyat na si Kuya Chris at Poldo, pati na rin po sa tatay at mama ko na si Tatay Eric at Mama Baby. Pati na rin sa mga pamangkin ko na sila Ashang, Kating, Kiana at si Iking na laging natatakot sa sitsit mo po. Isang sitsit na mo po dyan. Ayaw nga! Calixto Azores. Hello po sa inyo. Sir, pa-shoutout naman po na happy birthday. Birthday ko po kasi sa Lunes. Ngayon, happy birthday. Kahit walang handa sa birthday, okay lang basta ma-shoutout mo. Next, happy birthday, John Lou Guara Murillo. Next is Prince Alvin Calibo. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, Ninong. Mamas ko po. Wala akong inaanak sa ano. Tagal ko na pong nagpa-shoutout. Pa-shoutout nga po pala sa Calibo family. Thank you din po. Next is from Red Villanueva Rivera. Sir, pa-shoutout po. Salamat and keep safe always. Thank you. From Mike Angelo Oxford. Sir, pa-shoutout po. Salamat. Keep safe. Thank you din po. From Nika Espirito, Kuya Thelmo, pabati naman po. May dumaang motor. Ulit. Kuya Thelmo, pabati naman po ng boyfriend kong si Stephen Saria. Tama ba? Stephen Saria, araw-araw po kami nakikinig sa mga kwento mo dito sa Walnut Creek, California. Ang pinakapaborito po namin, yung bakod ni Lola. Sana ho, magawan nyo ng animation. Oy, meron akong surprise sa bakod ni Lola. Hintayin nyo ah. Kay Levi Alueta, sir, morning, pabati pala sa anak ko para bukas. Ngayon lang, 4th birthday, happy birthday. Yazel or Ezel Larine, salamat po. Levi Alueta, salamat mo. Happy birthday sa'yo, Larine. Larine na lang, no? From AJ Arienza Gabia, pa-shoutout naman po, pabati naman po ang aking mama ng happy 46th birthday, Gemma Gabia. Thank you Sir Seth sa pag-shoutout kay mama noong November 29. Super kilig po siya. Limot niya na po si Papa. Marig na yung boses mo. Sorry po. From Kalawag, from AJ Gabia from Kalawag. Kalawag, di ba? Kalawag, Quezon. God bless po. Salamat din po sa inyo. From Cristel Arienza Gabia, Ginoong Sir Seth Thelmo, pabati naman po ng happy birthday sa mama namin na si Gemma Gabia na magbe-birthday this coming December 12. Sobrang idol na idol niya po kayo pagdating sa pag-narration at sobrang gandang-ganda po sa voice mo. Thanks po at more power po sa channel. Thank you din po sa inyo. Shoutout din kay na Randy Ramos at kay Ma'am Michelle Umitimbal. Magpagaling ka nang makakain na si Shakey's. Makapunta dun sa pinagtatrabuhan. Pagaling ka ma'am. Next is from Mars Venus. Hello po Sir Seth, pa-shoutout po Venus, Marte, every morning po kaming naikinig sa inyo ng family ko. Thank you po. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.